naiinis ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi acknowledge ni Olivia ang tanong ko. Para sa kapakanan ng kumpanya to. Oo nga, eh, bantay sarado pa naman yung sa pera. Saan di ko basta-basta makakalusot, lalo na yung milyon-milyon? Maiba ako. May imbitasyon si Parang Tom. Magnininong tayo sa binyag ng anak niya. Aaten tayo dyan, ha? Oh. Huwag kang tatanggi, ha? Malas itong maging sa binyag. Nandun eh. Okay. Sige. Okay. Wala nang bawian yan, ha? Oo. Kahit nandun yung ex mo, si Melissa. Diyos ko, wala nang tagal na nun, Bonji. Okay. Tago ko muna to, ha? Anthony? Raquel, pasok. O, tawagan ko muna si Parang Tom. Aaten tayo, ha? Okay. Hello? Pasok na. Nabalitaan ko yung nangyari sa office ng finance. Okay ka lang? Oo. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoong nangyari sa finance. Ano nga ba yung problema? Alam mo, doon nga ako naiinis. Hindi ba may nawawalang pera? Hindi nila mapaliwanag sa akin ng mabuti kung ano nangyari. Kailangan ko malaman to bago ko malaman ang ibang board members to. Sabihin mo lang kung may maitutulong ako sa'yo, ha? Oh, kumusta pala si Joseph? Eh, kung umasta eh, kala mo walang takot, mas natatakot pa nga ako para sa kanya. Natural lang naman yun, siyempre nanay kayo. Sino ba namang nanay hindi mag-aalala, di ba? Pinagsabihan ko nga. Pero alam mo naman yun, may sariling pag-iisip. Hindi yun titigil hanggat hindi niya nalalaman ng totoo tungkol kay Matilda at kay Victor. Sinabi niya ba na nagagawin niya? Ay, siyang sinasabi sa akin. Yun ang kakatay.